Hi, we're back in Philippines Uncut. I'm substituting for Buddy Cunanan, who's supervising the Aquaman swim in the English Channel. And it's all about ocean care from London to Paris. Para bigyan ng pansin ang katayuan ng ating mga karagatan. Paano natin ito pangangalagaan? It's a carbon sink. Ano ang its impact on our lives? Kanya, yan po ang ating pinag-uusapan. Kasama lahat ito sa tinatawag nilang caravan, educational caravan on eco-science, pati na ang paggamit ng sining. At ito, babalik tayo sa paglalahad nila kung ano mga sangkap na inyong mapapansin, inyong malalaman sa caravan na dadalaw sa iba't ibang mga paaralan. Okay, take it away. Okay. Ang isa pa rin pong sangkap doon sa caravan ay yung tinatawag namin na full dome film. Oh, which is used, exhibit, yes, my full dome film. It's an inflatable dome that you can easily set up. Set up mo siya in 20 minutes and then pack up mo siya ng 20 minutes din. So the film is about climate change. Actually, the title of the film is Climate Change, What Future Are We Facing? Uh-huh. So, kumbaga, title pa lang, talagang alam mo na kung ano makukuha mo. It's a stunning, the film is composed of stunning visualizations and recreation of environment na kung saan talagang from the glaciers to what's happening in the glaciers right now, natutunaw na sila. Tubig. Exactly, and that's also part of it. Kaya na kung saan, pag nakita nyo naman po sa tropical areas, makikita nyo talaga sa visualizations na medyo tataas talaga yung tubig at may mga land masses na matatakpan talaga nito. Okay. Actually, ma'am, yung idea nung full dome film, ito yung parang precursor dun sa gusto nyo sanang project. Ito yung Climate Theater Observatory. Yes, exactly. So, if you have that Climate Theater Observatory, this is one of the features which you can use. Uh-huh. And it's also very helpful in a way na, syempre pag Climate Theater Observatory, medyo permanent yan. Oh, permanent. Pero kayo mobile. Mobile, yes. So that's the value. Na pwede talagang lumalakad, tumatakbo. Exactly, sa mga malalayong lugar. Ang kamalayan at higit silang pupunta sa Climate Theater Observatory. Lalong-lalo na po, ma'am, kasi alam naman po natin na as much as possible sa mga estudyante, mas mabuting yung activity ay nasa loob lang mismo ng school. Siyempre kasi less gastos, less risk. So, rather than the students going to the observatory during school days or school hours, is actually the observatory that goes to the school and promote the idea. Tsaka maganda yung dun sa inyong module, ano, papasok sila para mga 50 pa lang muna, para makita yung pelikula. Tapos, so masasabi mo na in a day's time, yung traveling exhibit ay makakatanggap ng about 600 to 900 students. Kaya pong siyang i-accommodate nung dome. Kasi yung dome po, ma'am, we have various sizes. But the standard one that is being used ay yung 5 meter in diameter, which is about 3 meters in height. Medyo... Ayan yung dome. Ayan po yung dome. Opo. So yan, ganyan po yung kalaki. So it's inflated by an external fan. And kung isipin nyo, lalong-lalo na sa lugar natin sa Pilipinas, mainit sa loob. Pero nakagawa rin po kasi kami ng idea on how we can make it na hindi rin maiinitan yung mga estudyante sa loob. And they'll really have fun inside the virtual reality. Virtual reality. So actually, they call it like the future of cinema through the immersive film technology. And napakaganda po talaga ng visualizations. So, itong maaabangan nila, bukod sa kasama, no? Kanya nakatutuwa na mga kabataan ay really partners even in the execution of the project. Patulad ni Emmy ikaw ay biology student, senior student. So, magandang nakikitang halimbawa po ng ating mga kabataan na,
biologist, ano? Hindi lang mga halaman o paano ang kahalagahan ng pag-aaral mo ng halaman at hayop, di ba? So, may inganyo sila, tsaka pati very easily worrying or caring about endangered species, lahat yun na masasali o kaloob na lahat ng values na yun. So, it's very transformative. Maiiba ang kanilang pananaw. Hindi lang gamit ng gamit. O hindi magyoyosi, tapos tapon, bawal ho yung tapon ng mga basura, lahat. Everything is being, let's say, integrated, no? Sama-sama, dikit-dikit naman kasi yung mga pag-aaralan nila. So, magiging interesting ang science, ang math, pati arts projects nila, marirelate nila. Kanya napakagandang... pangyayari po ito. Saan mag-uumpisa itong caravan? Yes. Maglo-launch po kami ng exhibit ngayong August 15 sa UP Diliman din po. At napakalaking parte po ng ginagampanan ng UP Haring Ibon sa launching na yon, kasi sila po talaga yung legwork. And mas gusto namin din kasi yun, ma'am, kasi yung involvement ba ng kabataan. And we know naman na yung UP Haring Ibon, napakarami din po nila ng mga relevant projects. And I believe Emika would like to discuss more about those projects. Mga major projects po namin. Isa po ay yung bote, tinatawag po naming bote, na basics of the environment, kung saan pumupunta po kami sa mga public schools dito sa Metro. Tapos nag-share po kami ng relevant topics po about the environment para ma-discuss po namin sa kanila at ma-promote namin kung ano bang pwede na nilang gawin para sa ma-develop nilang habit para pag hanggang pagtanda nila ay meron pa rin silang nagagawa para sa environment. Naiiwan sa kanilang kamalayan at mapagsasabihan rin nila ang kanilang mga anak. Di ba? Kanya tuloy-tuloy itong proseso ng pagmamalasakit, pagpapalawak ng kamalayan at yung sinasabi ng action agenda. Yun ang napakahalaga. Ngayon sinabi nating inclusive. Maganda pong nangyayari ito sa mga paaralan. Ngunit ang mga paaralan ay maaaring maging sentro para masali rin yung neighborhood. Di ba? Kanya siguro pag meron kayong events, eventually mape-pair off din para sa mga marginalized neighborhood. Para yung sinasabing lifelong learning, nakakapit-bisig yun, nasa loob ng paralan, may outreach din sa kanilang community. Kasi ito yung pattern talaga ng earth saving. Kanya tuwan-tuwa nga kami sa programa ninyo at nais nating ipabahagi para sino mang mga paaralan na nais itong imbitahin ay maaaring kumontak sa kanila. Sa katunayan ay siguro mababanggit natin ito sa Secretary of Education, kay Secretary Leonor Briones. Kasi nakita niya at maluwag ang kanyang damdamin kaagad. Nakita niya yung painting exhibit ng handicapable artist sa Malacanang kasama si Secretary Evasco na cabinet secretary and focused on poverty alleviation. Eh kaagad eh, sinabi niya dun sa mga handicapable artists, no? Eh, iimbitahin daw niya sa DepEd, no? Para hindi lang yung exhibit, pati yung performance nila na talagang nakakaantig ng puso. Kasi kung ang mga may kapansanan ay nagmamalasakit, bakit hindi yung mga buo ang katawan rin? Totoo po. Ay makilahok at kumilos. Hindi ba? Totoo po. Okay. So, saan ang first school na bibinyagan itong inyong caravan? Sa UP Diliman po yun. Yun po talaga yung yun pinaka... Yun yung launch ninyo. Yung launch. Pero dahil nga caravan, lumalakad kayo, saan pa ang inyong mga possible sites na nakaschedule? Actually, ma'am, during the launching, we are expecting the attendance of some school representatives. There are already probably several schools in Metro Manila and from the provinces, from Pangasinan and from Bicol, who have expressed their interest to attend the launching sa UP.
And meron na po kaming mga bookings or the school already allowed us to show their exhibit specifically sa Cebu and sa Davao area. And we also have secured some schools in Pangasinan as well. Ayun, Luzon, Visayas, Mindanao, gumagalaw na, di ba? So talagang ano rin po, it's kasi from our, sa part namin ma'am, it's rigorous, it's tiresome, but yung satisfaction din na makikita mo kapag nakita mo na yung estudyante mismo may natutunan, may nalaman. Mm-hmm. And speaking of that, ma'am, I'd like also to share with you yung it's a very fresh idea, very fresh concept, is still under the development stage. Kasi ang Haring Ibon, ma'am, may marami silang magaling na mga artists, environmentalist artists. Importante yun. Opo, ma'am. And isa sa mga nais namin ngayong simulan na proyekto ay ang pagbubuo ng isang children's storybook na kung saan ang i-feature namin, ma'am, ipapakita namin, ma'am, ay ang mga endemic species which are already endangered para ma-impart na, maibahagi namin sa mga kabataan. Pero alam naman natin, ma'am, na kahit pambata na naaklat yan, pwede pa rin yung basahin ng mas mga nakatatanda. Oo. Ang nais namin ipabahagi, ma'am, na sa ngayong pagkakataon, may magagawa pa rin tayo para maiwasan natin na tuluyang mawala ang lahat ng mga species na ito. So, napakahalaga niyan, yung endangered species. Okay. Biruin mo kung alam nila kung ano yun, hindi nila wawaldasin, di ba? Mm-hmm. Kundi okay, tutulong sa pagpapadami muli, pangangalaga, at napakahalaga nun na bata pa, alam na nila ito. Maski na yung mga matatanda, kailangan malaman rin nila ito. Kanya hindi lang sa paaralan, ito nga, through Philippines Uncut at kami rin sa Radyo Balintataw, ay papapahagi itong mga ganito. Storytelling is a very powerful tool for learning. Yung kwentuhan, dyan lahat nag-uumpisa. Kanya, we wish it well, at kami talaga merong comics section sa Earth Savers. Napakahalaga noon yung pagsusulat. Meron pa rin kami mga tekstula contest. Yung mga yun pwedeng gawin lahat doon. At patuloy po ang aming kwentuhan, ang ugnayan dito sa napakasiglang programa para palawakin ang kaalaman at kilos para sagipin ang ating naghihingalong inang kalikasan. Babalik po kami, huwag niyo kaming iiwanan. Marami pa pong mga detalyang malalaman ninyo at baka sakaling nais ninyong maanyayahan itong caravan for your lifelong learning.